makakilala mo, ito po kasi ang klase ng negosyo na user ka na. Aba, user ka pa. O diba, tunog-addict. Kaya tignan mo yung nag-imbita sa'yo, mukhang? Oh, hindi ako nagsabi. Labas ako dyan. Hindi. Pero eto, syempre, para sa mga kapwa ko distributor, kumpa naman ako sa mga yan. Bakit? Kasi kahit po ako, aamin na po ako, ako po ay nuknukan din ng addict. Oo, addict po lahat kami dito. Dati hindi ka naman maa-addict sa gantong klaseng negosyo. Aba, ang gagawin mo lang, po, chika lang. Pagkatapos mo chumika, chika, ang mangyayari sa'yo, cheque na. No. O, kaya ang tanong ngayon, sino rito ang gusto maging addict? Maming addict. pero ito, kung gusto nyo talagang todo-todong magpaka-addict, kung gusto nyo talagang magpalulong ng todo-todo dito, kailangan, mas maganda yung isang business partner ko na lang ang mag-discuss. Papaano nga ba tong negosyo na to? Bakit? Kasi mas bagay po siya ang mag-explain. Kasi, grabe po tong taon to, batang-bata, pero siya lang naman ang top one ng AIM Global. Okay lang, para sa mga first-timers, ano ngayon kung top 1? Oh, barya lang po ang kinikita ng top 1 natin dito. Ang kinikita po niya dito is 1M to 1.5 million per month. Ayun, iba, hindi po mapalakpak. Per month! Ah, eto pa, yung kotse nito, grabe, truck. Ang laki! Ano ba sasakyan yun? Naka-hammer po ito. Alam niyo po yung hammer? Yeah. Yung pumukpok. Hindi. Maganda yung sasakyan na yun. At matindi ha. Tinanong ko kasi siya magkano ang gas. Oh, balita ko. Kahapon yata. Feb 6. Ano ba ngayon? Feb 8. O, two days ago. Nagtaas na naman ang gasolina. Pero alam niyo, tong taon to, tinanong ko, magkano yung gas mo? O, taga Bicol pa to. Sabi niya, from Bicol to Ortigas dito, and Ortigas to Bicol, alam niyo kung magkano ang gas? Mura. 18,000. Yeah. Cheap, di ba? Oh, gasolina pa lang yan. Oh. Sino may sabing nagtataas ang gasolina? Oh, kaya kailangan, kung gusto nyong mangyari sa inyo yung nangyayari sa taon to, pakinggan nyo po siyang mabuti. Kasi sabi nga, bawal po dito ang acne. Alam mo yung acne? Yung mga alam ko na yan, kapatid, hanggat hindi mo kinikita ang kinikita ng taon to, meron siyang alam na hindi mo alam. Kaya kailangan pakinggan yung mabuti. Oo, at excited na ako. Hindi ko lang dali, ha? Mangiingit sana ako. Pero ito, mga kasama ko to sa US, kasama po yan sa mga incentive bag ginawa mo itong negosyo na to. Yan, si Aldrin. Palakpakan natin si Aldrin. Yan, kasama kayo sa US. Yes. At si Tito Mon. Nakita ko kanina si Tito Mon, ha? Lumabas na? Ay, nag-e-empake na. Oh, pero wala pa kaming date, eh. Kung kaya na nangalis namin. Pero ganun siya ka-atat, diba? Pero bakit hindi ka ma-atat? Aba, saan ka nakakita? US Libre. Kahit sabihin natin may pera ka, iba pa rin ang libre. Oh, kaya kung gusto mo malibre, papunta sa US, ay nako, kailangan pakinggan mo talaga tong taon to. Kaya kailangan i-welcome natin siya ng bonggang-bongga. Okay, so, dali lang. Bongga nga, hindi bongga yan. Ha, may bonggang pagpalakpak. Kailangan sabay-sabay tayo. Yung ating traditional club, ha? Okay, 1,000,000! Ano ba? Nasa unahan pa naman kayo. Kailangan po, ha? Ito po, iisa-isahin ko na lang ang policy. Ang policy po natin sa pagpalakpak, dapat po, kung gano'ng katindi ang pangangailangan mo, aba, dapat ganun din po, katindi ang pagpalakpak mo. Ha? Kaya kailangan bongga. Ha? Bakit? Kasi may research po yan. According po sa research, the more na mas malakas ang palakpak mo, the more na mas malakas ang pasok ng biyaya sa bulsa mo. Oh, at bawal din po ang mahuli. Kasi pag nahuli ka, kayo nahuli, ha? Bawal mahuli. Bakit? Kasi pag nahuli ka, nako, maghihirap ka. Hanggang third generation ng pamilya mo. Oo, ikaw mahirap.
second, Timawa, third, Dugyutin, fourth, ala, lahat na. Hanggang tenth, dahil lang nahuli ka sa pagpalakpak. O bakit? May study ulit yan, ha? Kasi kapag daw po tayo ay pumapalakpak, nagre-release ka ng mga positive energy at naitataboy mo ang mga negative energy. Eh, since hindi ka kaagad nakapalakpak, bago mo maitaboy ang negative energy, pumasok na sa'yo. Kaya maghihirap ka. Ha? Kaya kailangan sumabay ka. Ha? Kaya alert, alert ng konti. Okay. So ulit, 1,000,000! Ano ba? Pag sinabing isa, isa lang. Antitindi na pangangailangan eh. Ano ka na pangangailangan? Sabay-sabay ka agad. Ha? Isa lang. Okay. Ulit, 1,000,000! Ayan, 3,000,000! 8,000,000! Wala! Antindi rin ang pangangailangan mo, kuya! 8,000,000 palakpak! Para sa family members! Pwede po bang palakpakan natin ang pinaka-sexy? Si Lani Leonor. Okay. Yun. Sino po yung first-timer? Pwede pong makita yung kamay? Wow, sobrang dami. Okay. Sino pong nagugutom na? Pwede pong itaas ang kamay. Alam nyo po ba na after nito merong kainan? Hindi ba na... Ay, pero biro, sa mga first-timer, hindi ba nasabi sa inyo nung nag-invite na merong kainan? Meron po. Di ba uuwi kayo ng bahay ninyo? Okay. Anyway, hindi ko na po masyadong papatagalin. Ang magiging topic ko lang po sa inyo is napakasimple lang. I-explain ko sa inyo na ang pagyaman hindi po talaga mahirap. Ang pagyaman is napakadali lang. Pero normally kung tatanungin ko kayo, para sa inyo, ang pagyaman ba madali o mahirap? Okay. Siyempre, madalas na magiging sagot natin, especially pag hindi ka pa member ng AIM, is mahirap. Kasi mas marami kang kaibigan, mas marami kang kakilalang mahirap compared sa mayaman. Pero actually, kaya lang po natin, kaya tayo nagiging mahirap kasi because of our culture. Sad to say po, ang kultura po ng Pilipino is pagiging mahirap. One perfect example is pag-usapan po natin ng horror films. Ang karakter ng horror sa atin is aswang. Anong itsura ng aswang? Pangit, matatanda, puti na yung buhok. Normally, saan nakatira yung mga aswang? Sa bundok or sa bahay kubo. Pag-usapan natin ang horror film sa abroad. Ano ang karakter ng horror sa kanila? Vampire. Anong itsura ng mga vampira? Guwapo, magaganda, sexy, macho. Saan nakatira yung mga vampira? Mansions or castle. Doon pa lang po makikita na paano tayo mag-isip. Katang isip na nga lang po, ginawa pang pangmahirap yung sa atin. Hindi man lang ginawa pang mayaman. Tama, mali. Okay, ngayon, maliban doon, kaya po tayo nahihirapan yung maman, hindi dahil sa mahirap yung maman, nagkataon lang po kasi yung ginagawa mo, hindi naman inclined para sa goals mo. One perfect example, if you want to become a good basketball player, anong dapat madalas mong ginagawa? Ang pagpa-practice po is partly mali. Bakit? Gusto mong maging magaling na basketball player and you keep on practicing every day ng volleyball. Magiging magaling ka bang basketball player? Take note, even pareho ball, basketball, volleyball, pero magkaiba pa rin po sila. Parang ganito yun kasimple, if you want to become a good basketball player, dapat ang pinapractice mo araw-araw is basketball, ang idolo mo, basketball player, ang madalas mong pinapanood tungkol sa basketball, ang madalas mong basahin at hilig ng mga kaibigan mo is basketball din. Now, dun tayo sa singing. If you want to become a good singer, dapat ang idolo mo, singer, ang madalas mong gawin, kumanta, ang madalas mong panoorin, madalas mong basahin, at hilig ng mga kaibigan mo is singing din. Now, question, gusto nyo po bang umaman lahat? Yes! May tanong lang po ako na gusto ko, sagutin nyo na lang sa isip ninyo. Okay? Number one, meron ka bang idolo na mayayaman? Isip nga po, di ba? Okay. Second, may mga binabasa ka bang libro na nakakatulong sa'yo para kay umaman? Ang madalas mo bang panoorin, it's either movies or mga TV shows, is tungkol ba sa pagyaman?
ang hilig ba ng mga kaibigan mo is pagyaman din? May mga binabasa ka bang libro na nakakatulong sa'yo para kayo maman? Pag normally sagot mo sa mga question ko is no, yun ang reason bakit ka nahihirapan yumaman. Hindi naman talaga mahirap yumaman, nagkataon lang yung ginagawa mo, hindi naman incline para sa goals mo.